Anika! Please don't leave me! Please stay with me! Stay with me! Please stay with me! I love you! Hey! Dalawa lang naman ang pagpipilian mo eh. Papatayin mo ako. Oh, papatayin kita. Ayos mo ang pagkakita ng ama. Tay. Dapat na maging ama mo. Tay! Tay! Matawad. Tay! Victor, sa'yo na yan. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, ha? Bagay sa'yo yan. Dahil kung tutusin, ikaw, pamilya ka na namin, eh. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen.
I will always love you. Ayoko. Hindi nakatulong sa'yo. I'm sorry. Pasensya ka na sa kapatid mo, ha? Naintindihan ko po. Nangako ako sa dad ninyo, before he left us, na pagkakasunduin ko kayong dalawa. Buong buhay ko po, wala akong ibang hinangad, kundi mahalin ako ni Tatay Simon. Dahil siya nakilala kong pamilya. Pero ngayong nalaman ko na kayo ang tunay kong pamilya, ang gusto ko lang ho, makasama kayo, ikaw at si Rafael. Salamat, anak. Sa dami ng nangyari, I realized life is so short. So I just want to spend the rest of my years taking care of you and Rafael. Pero ma, sariwa ko po ang mga sugat. Natakot ako na baka pang nagsama kami ng dalawa ni Rafael, mas lalo lang lumaki ang mga sugat. Natakot ako na baka hindi na maghilom to. Anak. Ma,
Huwag ko kayo mag-alala. Hinding-hindi ako papayag na hindi matupad ang mga pangako niyo kay Daddy. Ang magkasundo kami magkapatid. I, Enrique de Lara, being of sound and disposing mind, do hereby declare and proclaim this instrument to be my last will and testament. I hereby declare the following. To my beloved wife, Isabel de Lara, I give and bequeath the following property. The house, the de Lara Foundation, and 50% of Azucarera de Lara. To my esteemed children, Gabriel de Lara and Rafael de Lara, I give and bequeath 30% of Azucarera de Lara in equal shares. Gabriel is dead. Rafael, andito ang kuya mo. Siya? Hindi siya si Kuya Gabriel. Siya si Victor Bernabe. At siya ang pumatay sa dad ko. Rafael, please stop it. Tama ka, Rafael. Ako si Victor Bernabe. At wala akong interes sa kahit na anumang mana. Victor! Ma, sigurado po ako kung nabubuhay man niya si Daddy. Ang gusto niya lang, maging masaya ang kanyang pamilya. Kung yun ang makakabawas ng galit mo sa akin, gagawin ko. Attorney, tulungan niyo pong asikasuhin ang paglipat na nakuha kong mana kay Rafael. Victor! Victor, hindi mo kailangan ibalik ang mana. Karapatan mo ang lupa bilang de Lara. Anak, naghirap ka rin. Baka nga mas higit pa ang hirap mo kaysa sa dinanas naming lahat. Mas gagano ang loob ko kung hindi ko dadal ng bagahe ng lupa. You're leaving us? Mas makakabuti ito para sa atin lahat. Huwag ko kayong mag-alala. Babalikan ko kayo. Naiintindihan ko, anak. Sulat galing kay Enrique. He wrote a letter to you and Rafael. Kasama ng will. Nandyan din yung titulo ng lupa na para sana ay kay Simon. Gusto ng dad mo na maging maayos ang lahat. 20% sana ng hasyenda para kay Simon. Huwag mo ibibigay kay Rafael. Bilang anak niya, ikaw ang magdesisyon kung saan mo gagamitin ang lupa. Rafael, more than anyone, ikaw ang naging kasangga ko sa lahat. You are my son, my friend, and co-protector of the family. I'm sorry if I have disappointed you on so many things. Hindi ako naging mabuting halimbawa sa'yo. Kahit gusto kong maging mabuting ama sa'yo, hindi ko namamalayan na nakakasama na pala sa'yo ang mga ginagawa ko. I understood your mother when she wanted to give up on me. We loved each other dearly. And it took her courage to stand up at sabihin sa akin na mali ako. Tama si Isabel, Rafael. Nagkamali ako. At dahil doon nadamay ka.
ako ang may kasalanan kung bakit hindi naging masaya ang buhay mo at ang Kuya Gabriel mo. I ask for your forgiveness, Rafael. Patawarin mo ako. At kung ano man ang nangyari sa inyo ng Kuya Gabriel mo, sana mapatawad mo rin siya. For me, for your mom, for this family. Bago mo mabasa ang sulat na to, narinig mo siguro ang nakalagay sa last will and testament ko. Gabriel De Lara, yun ang ginamit kong pangalan sa will dahil yun ang totoo mong pangalan. Ikaw si Gabriel, anak namin ni Isabel, ang panganay ko. Sana tumating ang panahon na matanggap mo kami ng buong-buo bilang pamilya mo. Patawarin mo ako, anak. Matindi ang galit ko kay Simon dahil sa ginawa niya, pero mas matindi ang galit ko sa sarili ko. Dahil sa kasakiman ko sa lupa at dahil sa pagmamataas ko bilang isang Dilara, hindi ko alam na sariling anak ko na palang nasaktan ko. Ang hiling ko na lang sa iyo ngayon, sana, bago mo mabasa ang sulat na to, bago ako mamatay, sana na iparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Gabriel. Anak ko. Victor? You know, Tito Enrique really loved you. At ang masakit, hindi ko na kaya suklian yung pagmamahal na yun. Kaya ng pagmamahal na pinakita ko kay Tatay Simon. Minahal ka ba niya? Sa puso ko, kahit di niya inamin, alam ko minahal niya ako. Sandy, patawarin mo ako. Patawarin mo tatay ko sa ginawa niya sa papa mo. It doesn't matter now. Papa and Tito Enrique are both dead. Hindi si daddy ang pumatay sa papa mo. Si tatay. Si Tatay Simon. But they're both friends, right? Nakain na si tatay ng galit niya. Kaya wala na siyang tinuturo ng pamilya o kaibigan. Patawad, Sandy. Kahit hindi sabihin tatay, alam ko, nagsisisi siya sa ginawa niya. At kung bibigyan siya ng pagkakataon para ituwid lahat ng pagkakamali niya, sigurado ako gagawin niya yun. Gaya ng ginawa ni Daddy. Yes, Andy. Tulungan mo ako magsimula ulit. Sige talaga, Victor. Yung lupa mo, binigay mo kay Rafael. Tapos yung para kay Mang Simon, binigay mo naman sa kanila. Ang patinira mo sa'yo.
tira ako. Ah, yun pala eh. Kala ko wala ka ng tinira para sa inyo eh. Siyempre eh, kailangan nyo ng bagong panimulan. Parang may typo na parang mali yata. Tira ako, hindi para sa akin to, pe. Pag napalago mo yung lupa na yan, mapapauwi mo na rin yung nanay mo. Sa pagkakataong to, totoo na talaga to, Sandy. Sisimula tayo ng bagong buhay. Kaya na. Pasok po. Ang kami na po. Oh, thank you. Uy, si Rafael. Si Rafael! Magandang araw po. Magandang araw po. Si Rafaelo? Nasa taas. Sandali lang ho. Baka kain? Busog pa ako. Sige. Hihintayin ka na lang namin sa baba. Ah, sandali. Madapa ka ulit. Kuya. Kuya Gabriel. Tay. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan nangyari, sa lahat ng katotohanan, kahit di ko manakita si Nanay Dolor at Kuya Julian, naramdaman ko ang pagdurusan nyo. Gaya ko po, nasaktan din kayo ng pagkamatay Nanay Elena. Pero kahit papano, kahit di niyo masabihin sa akin, alam ko kahit konti minahal niyo pa rin ako. Tay,
Konting panahon na lang. Makakalimutan na namin ang lahat ng masakit na nangyari sa amin. Mapatawad na rin kayo nina Sandy, Mami, at ni Rafael. Kuya, tara na. Gagabihin pa tayo papunta kay Dad. Pero ako, Tay, kahit di nyo man po hilingin sa akin, pinatawad ko na po kayo. Sa lahat ng galit at pagigantintin tinanin ninyo sa akin, Tay, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Dahil nakarating po sa pag-ani ng saya, ng pagmamahal mula sa aking pamilya. Hindi lang ikaw ang nagdurusa, hindi lang ikaw ang lumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya